Hi guys, welcome back to my channel, and for it's me again, Maya Estrada, and for today's video, magre-review tayo ng Rick Skin UA Rescue Mist. So, deodorant spray. Bagong labas siya, itatry natin, and gusto kong i-share sa inyo yung magiging reaction sa skin ko nito, kung whitening ba talaga to, or kung ano. So, ito yung pinaka-bottle niya. Yan. Tapos, 60ml siya. May expiration sa ilalim. And then, sa likod, Stay Fresh on the Go, Rick Skin UA Rescue Mist is an all-natural deodorant spray, specially formulated to keep you odor-free. It also helps lighten and whiten the underarms. So, titingnan natin kung magla-light nga yung underarm ko. Pero hindi naman maitim yung underarm ko. So, may ingredients siya. Tapos, direction, shake well before use. Spray onto underarms, use daily for best result. So, hindi ko muna siya magagamit ngayon dahil hapon na. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng deodorant kapag hindi bagong ligo. So, bukas ng umaga, after kong maligo, tsaka natin ito itatry. So, buksan lang natin para lang makita rin natin yung ayun. Ayan, naka-ano pala siya, ha? Naka-plastic. Tapos, bigyan ko kayo ng update. Everyday na sa paggamit ko nito. So, ayan. Ay, nabasa. Ay, basa. Tumapon yata. Try ko lang dito, ha. Uy! Bango! Bango, no, de. Ang bango, nalaglag na yung aking camera. Kalahati na ng ulo ko nakikita. Mabango siya, tsaka yung pagka-spray niya, ano siya, yung maliliit lang, and ano tawag ba? Sabog yung pagkaka-ano niya. Tapos, ang bango niya, tingnan na lang natin ito bukas, pagka ginamit ko na. So, pakita ko yung underarm ko. Titingnan natin kung puputi ba ito. Ayan, puputi naman siya eh. Titingnan lang natin, meron lang konting mga chicken skin. Ayan, pinag-alala ko ng balayo ng aking anak gabi. So, yan, magkakaroon ng chicken skin yan. Dito, sa part na to, parang medyo may, parang may balat. Ayan. Kasi ang dilim. Ayan. So, yan, makikita nyo naman yan bukas sa pagtatry ko nung, mist na to. So, yun, bago nga ito kaya gusto kong itry. Gusto ko lang i-share sa inyo. Yan lang muna. Everyday, magbibigay ako update. So, guys, kaliligo ko lang. Tatry na natin on my first day itong UA Rescue Mist ng Rix. So, nakalimutan ko palang sabihin guys na hindi ako masyadong gumagamit ng mga ganito, ng mga deodorant. So, lalo na yung, pero kung bumibili ako ng deodorant, minsan kasi, halimbawa, magsusumba or ano, alam kong pagpapawisan ako ng husto, yun, gumagamit ako ng deodorant. Pero, pang everyday ko, hindi naman ako gumagamit kasi wala, no need naman. So, ang gusto ko sa mga deo, itong katulad nito yung mga mist lang. Ayoko nung mga creams na heavy sa kilikili kasi nalalagkitan ako. Ito hindi eh, parang water lang siya. Ganun yung mga gusto ko. And sa ngayon, ang ginagamit ko, deodorant. Yan, basta ilang yung dulo, tapos ito yung ilalagay ko. Pero bihira ko nga siyang magamit kasi hindi naman ako mahilig gumamit ng mga ganito. So, yun. Pag alam kong pagpapawisan ako, yung pupuntahan ko or yung gagawin ko, naglalagay ako nun. Or kaya, yung mga mist na deodorant. So, ito. Ayan ha, pakita ko lang yung underarm ko. Ayan na, hindi naman siya ganun kaitim. Diba, nanak? Kaya lang, may mga chicken skin. Dito para lang siyang mayroong balat. Pero hindi balat yan. Tingnan natin kung kung matatanggal to ha, kung magla-lighten siya. Pero ayan. Ayan. May chicken skin ako, hindi ko lang din alam kung kayang tanggalin ito. Pero try natin. So, ayan. So, pwede siguro isang spray lang. Pero dinalawa ko na. Ayan, ang bango. Bango, no? Pwede ka na lang gawin pa ba? Pwede na raw pa ba? Parang napunta na sa leeg ko yung iba. Hanak. Ayan, medyo basa pa siya. Hindi siya pala mabilis matuyo. So, yan. Kaya hindi muna ako nagdamit kasi nga para matuyo muna siya bago ako magdamit.
Huwag na yung kabila kasi may ano yung kabila eh. May parang balat eh. Dito, makinis. Dito, ito lang part na to. So, yun lang po. Bye, guys! Bye-bye! My second day using UA Rescue Mist ng Riks. So, underarm ko. Ayan. Tapos, sa kabilang side. Ayan. So, kakaligo lang. So, dapat talaga, after, isa lang, isang ano lang, pisik lang siguro. Kasi marami siya. Pag pinisik mo, marami na siya. So, yun. Yun lang po, update. Day 2. Day 5, using UA, Riks UA Mist, Rescue Mist, Deodorant Spray. So, condition of my underarm. Day 5. Parang naglalighten siya dito, no? Isa naman. Ano ba? Dilim. So, yan. Yan. Day 5. Yun lang po update for day 5. Day 6. Ayan po yung aking underarm. Ayan. Spray na tayo. Yan lang po update. It's my day 7 using Riks Rescue Mist. So, day 7. Yan. Naglalighten naman siya dito. Dati yan, kitang-kita eh. Yan. Tapos, dito sa kabilang side. Yan. Parang naglalighten naman siya. Ito kasi yung part na medyo ma-brown sa akin. So, ito yan, may mga parang maliliit na ano kasi tumutubo yung balahibo. So, gamit na tayo. Dalawang spray. Dahil doon mas mildan. No, daddy! Isang spray. So, yan lang po ang acne. Day 8. Condition. As of day 8. Yan. Labo. Yan. Parang napansin ko, naglalighten naman to. Yan, oh. Parang malapit na siyang pumantay dun sa dito sa ibang part. Ito parang ang puti na, no? Pero, ano, yun nga, lumalabas na yung mga, ano, tumutubo na yung mga balahibo. So, dalawa dito, and isa dito. O, diba? Kasi dito, meron siyang light brown dati. Pero parang wala nang ano. Napansin nyo ba? Nag-light na siya. Day 9. Condition of my underarm. Day 10. Condition of my underarm. Nagkakaroon na siya ng balahibo ha, kaya medyo may parang itim-itim na siyang maliliit. So, yan. Day 11. So, condition of my underarm. Kung makikita nyo, nag-lighten talaga yung dito ko na ano, na mayroon ako ditong light brown, di ba? So, yan. Itong mga yan, balahibo siya na lumalabas na. Wait lang, anak! Ito naman yung sa kabila. So, yan. Ito, yan. Balahibo rin yan, ha. Pakitakbo, di ba? Pag malapitan. O pag malapitan. Dumidilim, ha. Yan. Di ba? May balahibo na siya. So, yan. May day 11. Maganda siya. Palagay ko. Yung ako dito. Kasi, naglighten yung, ano ko, underarm. So, yun. Day 12. Condition of my underarm. Aha. Yan.
So, balahibo yan. Ha, balahibo yan. Day 13. So, condition of my underarm. May tumutubong mga balahibo. And then, sa kabila, yan. Day 13. Day 14. So, I think this is my final update. So, pakita ko lang yung aking underarm, day 14. Yan. May mga tumutubo, ha? Kaya yung parang mga maliliit na, ano na yan, bumps, may tumutubong balahibo. Yan. Yan, o, yung mga itim na yan, balahibo yan, ha? Hindi yan, yan. So, guys, nakita nyo yung journey ko dito sa Rick's UA Mist. So, day 1 to 14 yung nagawan ko ng review. So, nakita nyo naman day by day yung naging result. Day 1, day 2, na-film ko siya. But yung day 3 and 4, hindi na ako nag-film since wala naman ako nakitang kakaibang naganap sa aking underarm. So, day 5 na lang ulit ako nag-start. And on my day 7, napansin ko na visible na talaga yung paglalight ng skin ko sa underarm ko. So, nakita nyo rin yan. Especially yung light brown na parang meron akong parang balat. Pero hindi siya balat, ha? Hindi siya balat. So, i-compare natin yung day 1 to day 7, day 14. Day 1 to day 14, compare natin. So, makikita nyo, yan sa video niyan, yung pagkakaiba nila. Malaki talaga. As you can see, ang laki ng improvement niya. Lalo na yung light brown sa underarm ko. Pumantay na siya sa skin ko. So, yun. Pumuti talaga yung underarm ko, guys. This product nga po pala is not sponsored. Bali, sariling pera ko po ang pinabili ko doon. And, alam nyo naman po, wala pa tayong sponsor na ganyan kasi hindi pa tayo sikat. So, yun. And, this cost nga po pala, SRP niya is 180 pesos. So, 180 lang siya. Marami naman siyang laman. And, mukhang tipid naman siya kasi isang spray lang okay na. So, final thoughts, yung packaging niya okay siya sa akin. And yung mist niya, pag in-spray mo siya, sabog siya eh. Yung pino siya. And then, yung kanyang laman naman is mabango. Mabango siya. And, para sa akin, nagampanan naman niya yung kiniklaim niya na as deodorant, odor-free, syempre, odor-free. And, it also helps lighten and whiten my underarm. So, true yun. Yung kiniklaim niya na nakaka-light ng underarm and nag-white yung underarm mo. So, yun, nakita niyo naman sa video yan. Paulit-ulit na lang ako. Overall, nagustuhan ko yung product na to. And, for now, this is my current favorite underarm mist. So, yun yung ngayon na gagamitin ko. So, yan lang po ang aking journey dito sa UA Mist ng Rick's Skin Serity. So, yun lang po. Sana po nakatulong ako sa mga gustong mag-try ng UA Mist ng Rick's. Yun lang po. And, sana po nagustuhan nyo ang aking video. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para po pag nag-upload ako, ma-notify po kayo ang ingay sa labas. Yun lang po and God bless us all. Bye!